Praise be Jesus and Mary. Whoever has ears ought to hear. Brothers and sisters, paano nga ba makinig? Di po ba? And Jesus, knowing the crowds around him, knew who really accept or not the word of God. This is the key. Ito yung susi doon sa parable regarding the soil. The soil is those dependent person who hears the word of God. Kung paano nila pakinggan yung salita ng Diyos. And yet, we knew, and based on our experience, people, or even us, belonging to this different soil. Sabi nga, aminin. No. We are sometimes like the rocky ground. Yung iba, rocky road. No? Why? Because sometimes, when we hear the word of God, pagkatapos na magsimba, mga ilang oras lang, tanungin na, sister, brother, ano yung gospel mo niyan? What is the gospel today? Nakabuka nga na yung bunganga. Dahil na aram, hindi na alam kung ano yung gospel. Huh? And sometimes, we are like this soil which was scorched by the sun and withered. And like the soil which fell among thorns. Maraming mga tao nakapakinig ng salita ng Diyos, nakikinig sa Radyo Caritas Maria, nanonood ng mga live stream mass, sa Archdiocese of Caceres, sa CCCOM, meron pang TV Maria, may Radyo Veritas pa, may EWTN pa. Pero, bagamat subalit at tapwat, nakapakinig sila ng mga salita ng Diyos, mga magagaling na preachers, si Cardinal Tagle, si Bishop Orb, Bishop Tuloy, baka prophecy yun, kay Jerry Orbos. No? Ang gagaling ng mga preaching. And yet, ayun na nga, pagdating ng pagsubok, no? Isip mo'y litong-lito sa mga panahon na is mong maliw. No? Pagdating ng pagsubok, no? Pagdating ng kahirapan, pagdating ng sakripisyo, di ko kaya tanggapin. Ayun na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Sasabihin nila, no? Magtatanong na sila sa Diyos, Lord, mahal mo ba talaga ako, Lord? Bakit nangyari sa buhay ko ito, Lord? No? Bakit si Aki ko pa? Bakit si Agong ko pa? No, ayan na, marami na tayong question kay God. No? And magtatampo na. Sasabihin na, Father, ayaw ko na mag-meme. Father, ayaw ko na mag-serve sa simbahan. Huh? Kasi ganito, kasi ganyan. See? We are like that soil. And sad to say, nakakalungkot po. Minsan lang,
Sabi nga, minsan lang kitang iibigin. Minsan lang tayo maging good soil. Minsan lang tayo maging good soil. Na kung saan, when we hear the word of God, it produces in our life. Nagkakaroon ng bunga sa ating buhay. And this is a challenge for all of us. Of course, including me. Sana, maging madalas, maging good soil tayo. At hindi rocky soil or soil with thorns. Kasi pag ganun ang mangyari, we will give account of what Jesus gave us. Tandaan po natin, tatanungin tayo ni Lord sa ating pagpunta sa langit. Kung pupunta tayo sa langit, tatanungin tayo ni Lord, anong nangyari dun sa mga salita ng Diyos? Anong nangyari dun sa mga humingi ni Father Jeremy? Baka mamaya, katulad kayo nung kay Prophet Jeremiah, sasabihin, hindi naman matanda yan si Father Jeremy, bata pa man yan. Bakit namin papakinggan yan? Papakinggan namin yung mga matatanda ng mga pare, yung mga monsignor na, yung mga bishop na. No? Namimili tayo. We choose whom to hear. And yet, no? Laging may yet. Those who hear, those whom we will hear, with those great good preacher and the word they speak, they did that bring fruit in our lives? Did that make our spiritual life grow? Tanungin ko kayo, lalong-lalo na yung mga nandito, kasi mga medyo mga kaedad ko minsan mas matanda pa sa akin. Nung time natin, sa high school, sa elementary, o kahit sa college, meron tinatawag na terror na teacher. Diba? May teacher na mabagsik. Pero dun sa teacher na mabagsik na yun, diba, mas marami tayong natutunan kesa dun sa teacher na panay, okay lang. Diba? I myself, I am a living proof. Kasi kung hindi ako nagkaroon ng teacher, katulad ni Miss Tapia sa school Bukol, di ba? Kung hindi ako nagkaroon ng teacher na katulad ni Miss Tapia, siguro wala akong natutunan. Kasi yung teacher na yun, na tero, ang talagang nagsabi sa akin, class, pag hindi kayo nag-aral, ibabagsak ko kayo. At tayo nag-aral. Di po ba? So that's the thing. That's the thing also in our spiritual life. No? We should not be baby, immature in our listening of the Word of God. Let us accept the Word of God. May it be painful for us. May it be sad for us. Accept it. And then, we become good soil. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria. If you like this video, subscribe and share. Ave Maria.